Kumusta, mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito. At sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Bumalik ako sa realidad nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at pumasok si Cairo na may dalang box ng pizza at inumin. Kain na tayo. Alam kong gutom ka na. Inabot niya sa akin yung inumin at binuksan ang pizza. At pagkatapos ay tahimik kaming kumain. Don't worry about him. Matigas ang bungo niyan. He said, breaking the silence. Umiling ako. Hindi ako nag-aalala sa kanya. Shut up, Cairo. Sabi ko agad at tiningnan siya ng masama. Fine, fine. Nagpatuloy kami sa pagkain habang pinagmamasdan si Kaidi. Hintayin mo siyang magising, sweet. Marami siyang ipapaliwanag sa'yo. At nakikiusap ako, pakinggan mo siya. Marami kang walang nalaman sa kung ano ang totoong nangyari. Ang huling salitang sinabi niya, nagsanhi ng kaba sa akin. Kainis, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Umiling siya. Wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo ang lahat. Basta, hintayin mo siyang magising at siya mismo ang magpapaliwanag sa iyo. Just remember, minahal ka niya pa rin hanggang ngayon. Kailanman, hindi siya tumigil. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. What the hell? Hindi maaari ito. Tapos na ako sa kanya. Hindi ba? Sinaktan niya ako. Iniwan niya ako. Kaya bakit ganito na lang kung tumibok ang puso ko? Ang tanga mo. Kainis. Tumigil ka. May boyfriend na ako. Kaya... Nako, lagot. Si Sakuragi. Kaasar. Nakalimutan kong may date pala kami ngayon. Cairo, anong oras na? Huh? Bakit? Don't ask, just tell me what time it is. Bilis. Kaasar, paano ko siya nagawang kalimutan? Ang tanga-tanga ako talaga. Napakasama ako. 12:30 na ng hating gabi. Bakit nga? Gusto mo nang umuwi? 12:30? Lagot na. Siguradong wala na siya doon. Pero malakas pa rin ang kutob ko na naruroon pa rin siya at naghihintay sa akin na dumating. Tawagan ko kaya? Agad kong hinanap yung cellphone ko sa bag ko. Pero di ko pa yun nakita. Nasaan ang cellphone ko? Hey, sweet. Ano bang nangyayari? Tanong ni Cairo. Never mind. Pupuntahan ko na lang siya. Ngayon, ang bilis na naman ang tibok ng puso ko. Ang gulo. Kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? Hatid na kita. Saad naman ni Cairo. No thanks. Pupuntahan ko si Sakuragi. Huh? Hindi na ako nag-abala magpaliwanag sa kanya. Tumingin ako sa pinto at tatayo na sana ako para umalis nang may humawak sa kamay ko. Nagsalita ito, nakikiusap. Sweet, pakiusap, dito ka lang. Hindi ako nakagalaw, ni hindi ko magawang humarap. Humigpit yung hawak niya sa kamay ko. Please, pakinggan mo siya. Marami kang walang nalalaman sa kung ano ang totoong nangyari. Naaalala ko ang sinabi ni Cairo. Pumikit na lang ako at sandaling bumilang hanggang tatlo bago ko siya hinarap. Okay,
Patawarin mo ako, Sakuragi. Samantalang, napangiti ng mapait si Anamichi. Natapos na ang 45 minutes bago nag-alas 12 at wala pa rin sweet ang nagpakita. Hindi ito dumating, hindi natuloy ang date nila. Hindi niya ito na sorpresa. Kinuha niya ang cellphone at nag-text dito. To my sweet, wish you were here, honey. Happy Mansari. I love you. Pagkasend niyon, ay nilunod niya ang sarili sa alak. Hanamichi Sakuragi, Point of View. Isang linggo na ako walang balita kay Sweet. Dakti, ano ba ako dito? Boyfriend ako, hindi ba? E bakit wala akong kaalam-alam kung nasaan siya? Lecheng buhay to. Ilang beses na akong pabalik-balik sa bahay niya, pero wala akong dinadatnan. Sinubukan ko na siyang tawagan, pero hindi niya sinasagot. Hindi rin siya pumapasok. Pati yung Cairo na yun, hindi ko pa nakikita. Hindi kaya magkasama sila? Pati na yung mayabang na Rukawa na yun. Bakit pa kasi bumalik ang hinayupak na yun? Buiset, bakit ba ganyan siya? Pinaparamdam niya sa akin na wala akong halaga sa kanya. Kahit anong tapang at tigas ng ulo ko, nasasaktan pa din ako. Siya na nga itong hindi sumipot sa Mansari date namin. Tapos, siya pa ngayon yung di nagpaparamdam. Nakakaasar. Ang babaeng iyon talaga. Ay, hindi ba niya alam na sobra akong nag-aalala? Na sobrang namimiss ko na siya? Na kahit nagtatampo ako sa kanya, mahal ko pa din siya? Ano na, hindi ba talaga niya alam yun? Lintik naman, no? Ganito pala talaga pag nagmahal ka. Hindi pwedeng hindi ka masaktan. Ha, kaasar talaga. Ayos mga boys. Mas gwapo na tayo kaya na Michi. Yeah, ha. Tingnan mo yung itsura niya. Ang pangit. Asan naman ni Takamiya? Manahimik ka nga, Tabachika. Kapag narinig ka niyan, bahala ka sa buhay mo. Sad naman ni Takamiya. Kunwari ka pa, sa isip mo naman yan, sumangayon ka. Sabi naman ni Okoso. Hehe, paano mo nalaman? Sabi naman ni Noma. Tropa tayo, hoy. Siyempre, alam natin ang isa't isa. Sad naman muli ni Okoso. Hoy, mga lintik kayo. Bumubulong ba talaga kayo, ha? Dinig na dinig ko ang usapan nyo. Sabi naman ni Hanamichi. Buisit na mga ungas to. Tama bang pagtripan ng pangmumukha ko? Kaluka ka talaga, Hanamichi. Agad na sabi ni Mito at inakbayan pa ako. Kahit magmukha ka pang ermitanyo, ikaw pa rin ang pinagagwapo rito. Pangalawa ako, syempre. Napailing na lang ako at tinanggal ang pagkakaakbay niya sa akin. Obviously, nasa gym kami ngayon, nagtitraining. Umupo ako at uminom. Naramdaman kong umupo sa tabi ko si Namito at Takamiya. Seryoso, Hanamichi. Napaano ka? May hindi ba kayo nagkakaunawaan ni Sexy Sweet? Tanong ni Mito. Ewan ko sa'yo, sagot ko. Hindi ko pa siya nakikita this week. Hindi rin siya nag-a-attend ng practice nila. Ano na kayang nangyari doon? Tanong pa ni Takamiya. Huwag niyo akong tanungin, maski ako walang alam. Putik yan. Ah, hula ko makikipag-break na yun sa'yo. Biglang singit ni Okoso sa likuran namin at binigyan pa ako ng tapik sa balikat. Tumahimik ka dyan, Amerikanong hilaw. Pero bigla akong kinabahan. What if pala ano? Lalo na nagbabalik yung pangit niyang ex na mayabang na si Rukawa. Posibleng makipag-break nga siya sa akin. Mahal niya pa yung hayop na yun eh. Paano na niyan ako? Hanamichi, tingnan mo, nag-text si Sweet oh. Agad akong napatingin kina Numa at Okoso na hawak-hawak ang cellphone ko.
Mabilis na hinablot ko yun sa kanila. Agad kong binasa ang text. Punta ka dito sa bahay. May sasabihin ako sa'yo. Hala, yan na, Hanamichi. Makikipaghiwalay na siya sa'yo. Hala ka. Pang-aasar naman ni Okoso. Libre ka namin ng alak mamaya, Hanamichi. Kawawa ka naman eh. Sabi pa ni Noma. Binatukan ko yung dalawang siraulo. Walang kwenta. Sa halip na pakalmahin ako, lalo pa nila akong pinakaba. Napatingin ulit ako sa text niya. Bakit ganito? Pakiramdam ko, may mali. Pakiramdam ko, tama yung sinasabi ni Naokoso. Sweet, hindi mo naman siguro pinaplanong ang pakikipaghiwalay sa akin, hindi ba? Sana, wag naman. Ano nga kaya ang sasabihin dito ni Sweet kay Hanamichi? Kaya ba?